nagkakagulo na ang sitwasyon ng pamilya ko sa labas, kaya kailangan ko lang tumakas dito. Dumaan na sa harap mong sagot. Ano problema ng Jackie yun? Hindi na nag-iisip. Hindi naman niya ako pinilit na pumunta sa mansyon eh. Hindi sana mangyayari to. Pero masyado nang matagal ang pagpipiesta nila Rina dahil wala ako. Kating-kating na akong gandihan sila. Hindi ako kampante din sa babaeng yun. Simula nung tumuntong yun dito, parang meron ng kakaiba. Huwag niyo na kasing pag-initan si Manang Estrella. Ang bait-bait eh. Pangit ang feeling ko din sa babaeng yun eh. Hindi ko aalis ang mga mata ko sa kanya. Papantayan ko siyang maigi. Vanessa, I have a surprise for you and Bradley. Talaga? Ano yun? Wala ko yaman na maibibigay sa'yo. Kaya ko lang ibigay yung buong ako. Bradley? Gugulatin ko tong babaeng ito. Pagod na akong humabol, ha? Estrella, lumabas ka dyan. Nakita kitang pumasok dito. Alam niyo, since nanito na rin naman kayo, why don't you guys join us? Hoy, Jackie! Sinong Jackie? Walang iya ka? Sabi ko na nga ba, ikaw eh. Polis! Polis, tulungan niyo ako, kriminal to! Polis, guard! Tulungan niyo ako, kriminal to! Hoy! Umalik ka dito! Bakit? Anong nangyari? Ikaw ang kumikasalanan eh. Yun yung hinahabol ko. Tiyo mo na wala! Jackie! Ang sweet mo naman, Ambo. Ang ganda ng flowers. Diana, do you like flowers? Eh, basta ba galing sa importanteng tao eh. Kahit ano pa yan tatanggapin ko, basta galing sa puso, masaya na ako. Isn't this nice? Tahimik, walang gulo. Just the way I want a relationship to be. Peaceful. Diana, gusto mo ng tuna sandwich? Ako gumawa niyan. Diana doesn't like mayonnaise. Ako na lang. Salamat, Vanessa. Diana, gusto mong mamon? Sige, salamat. Marami pa talaga tayong hindi alam sa isa't isa, no? Hayaan mo next time, isusulat ko yung mga bawal at yung mga pwede. Para namang hindi tayo nagkakailangan. Okay? Hello, Ninang. Diana! Diana, umuwi ka na! Ngayon na! Bakit po? Anong nangyari? Nakita ko si Jackie! Umuwi ka na! Makita na tayo sa bahay ng mami mo! Ngayon na! Sige po, uwi na ako. Bye-bye. Kailangan ko na umuwi. Sorry, ah. Diana! Diana, sandali lang! Kasi tinitingnan mo muna ang sitwasyon bago ka kumilos. E ano nang gagawin mo kung may masamang nangyari kay Ashley? Pwede ba minsan gamitin mo rin yung kukote mo? Alfred, may malaki tayong problema. Si Venus, naabutan niya ako kanina na bihis lalaki na bisto niya ako. Kung ganyan ang suot mo kanina, imposibleng makilala ka pa niya. Pero yan ang sinasabi ko eh. Hindi ka nag-iisip sa mga ginagawa mo eh. Eh, akala mo palpak yung ginagawa ko. Eh, di palpak. Kung yun ang iniisip mo. Ang hirap din ang ginagawa ko, no? Tsaka sinabi ko sa'yo, di ba? Nagdagdag sila ng security dun sa mansion. Ah, sa labas naman ang mga gwardiya, di ba? Kaya nga pumasok ka sa loob para dun ka gumawa ng aksyon. Madalas din silang wala ngayon dahil inaayos nila yung anniversary ng hotel. Diba, huwag mo nang ipagpilit ang hinala mo. Siguro naman mas kilala kong dati kong asawa kaysa sa'yo, no? At sinasabi ko sa'yo, hindi siya si Rina. Alfred, nabihisan lang siya at madaling magmukhang mayaman. Magmukhang mayaman, pero kumilos mayaman, hindi. At sinasabi ko sa'yo, hindi ganyan ang Rinang kilala ko. Mag-iisang taon na nga rin pala, no? Nung ginagawa tayo ni Rina na siya si Alexa. Siguradong paghahanda nilang ulit ang anniversary this year. Ang gagawin ko? Napatinding gulat yung binigay niya sa akin noon eh. Halos lumuwa yung mata ko noon eh.
Pero huwag na natin problemahin yan. Dahil ngayon, tayo ang babawi sa kanila. Tayo naman ang magbibigay ng malaking pasabog. Benji, ito yung nakita ko sa labas ng banyo. Tapos tama yung kutob ko na yung lalaking sinusundan ko, si Jackie yun eh. Tama ako, si Jackie nga yung nakita ko. Hindi pwede to. Kung nakita nga kayo, ibig sabihin malapit lang siya dito sa atin. Buti. Buti maraming tao doon. Hanggang hampas lang ang nagawa niya sa akin. Ayun, siguro natakot kaya umalis. Kung mag-isa lang siyang gumagalaw, ibig sabihin, limitado ang pwede niyang gawin. Kailangan natin lahat maging alerto. Yun na nga eh. Bigla na lang siyang sumulpot nung sinundan ko si Estrella. Ako ho! Sinusundan niyo ho ako. Bakit ho? Oo. Alam kong bakit? Dahil wala akong tiwala sa'yo. Eh bakit naman ho wala kayong tiwala sa akin? Sa sobrang pagdududa ko sa'yo, sinundan nga kita hanggang doon sa public toilet. Public toilet? Yung pala! Ay, oo, nandun nga ako. Alam mo naman ang matanda eh, pag tawag ng kalikasan, hindi napipigilan, ano? Sandali nga. Ang ibig sabihin eh, nandun din ho kayo nung may nagkakagulo. Eh, paglabas ko ho ng CR ng ganyan, eh, nakita ko ho ang daming tao, parang may komosyon. Ay, natakot ho ako, tumakbo ako paalis. Sigurado ka ba dyan sa mga pinagsasabi mo? Oo naman ho. Eh, kung may duda pa ho kayo sa akin, gusto niyo ho. Maghuhubad ho ako ngayon. Sige, gusto ko. Pakita mo! Venus! Pakita mo! Venus! Venus! Huwag naman ganyan. Hindi maganda eh. Maayos naman ang pakikitungo sa atin ni Aling Estrella. Hindi siya ang kalaban. Wala naman ho kasi akong ginagawang masama. Pinagdududahan niyo pa po ako. Aling Estrella, marami lang kaming iniisip ngayon eh. Ikaw nang bahala magpasensya sa amin. Sige na, magpahinga ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? Masakit pa rin, Rina. Pero ganyan naman talaga ang therapy eh. Kailangan sakripisyo. Pero konti na lang ito. Makakalakad na rin ako ng normal. Konting tiis na lang. Okay na ba lahat ng kailangan mo para sa anniversary mo mamaya? Hindi ko nga alam kung itutuloy ko yung anniversary ng Hotel McBride. Kinakabahan ako, Benji. Alam mo, Rina, bago ka pa nagising kanina, tinawagan ko na yung head ng security. Sabi ko makipag-coordinate sila sa mga police para masigurado nila yung security ng event mamaya. Rina, hindi pwedeng tumigil ang mundo natin dahil lang sa isang tao. Alam ko sa lahat ng oras, kakampi natin ang Diyos. Sir Benji, tama ho kayo. Dapat ho eh, hayaan ninyo na yung mundo ng Jackie na yun eh, lumiit. Tsaka ho, itigil nyo na ho yung pag-aalala nyo sa kanya kasi pati ho ako eh, napaghihinalaan nyo na. Kita mo, Rina, itong si Aling Estrella eh, naiintindihan ang sinasabi ko.
tama siya. Dapat hindi tayo nagpapa-apekto sa kalaban. Hindi dapat natin pinapakita na natatakot tayo. Pasensya na kayo, ha? Medyo napaparanoid lang talaga ako. Pasensya na. Kaya mo na. Magiging okay ang anniversary mo. Ano to? Kosa, susi ng morgue yan. Sa mamayang gabi tuloy tayo. Morgue? Doon dinadala ang mga patay. Ano kung gawin tanga, Juancho? Alam ko kung anong morgue. Ang gusto kong malaman, anong gagawin natin doon? Gusto kong tumakas. Gusto kong tumakas ng buhay. Ayoko ng bangkay. Pare, hindi bangkay. Ang dinadala yung mga patay at nilalabas sila sa gabi mga bangkay dito. Sa pare, ang mag-alala, mga katropa natin yung mga kumukuha ng bangkay dito. Sila na bahala. Wala bang ibang paraan? Pare, Nero, sa Mingi. Pero sigurado ko sasalubungin tayo ng Aramalit at Disabog doon. Kaya lang mamili ka. Sobay tayo sa bangkay, patay tayong lalabas dito. Hello, Ashley. Oh, bakit, Jackie? Ano na naman yung kapalpak ang nagawa mo, ha? Ano? Ikaw nga tong palpak, eh. Bakit kailangan mo pang sabihin doon sa daddy mo kung ano yung ginawa ko? Di ko naman sinasadya yun, diba? Tsaka kasalanan mo rin yun kung bakit nangyari yun. Jackie, kung tumawag ka para ibalik sa akin yung kasalanan ginawa mo, wag na nga tayong mag-usap. Ang yabang mo rin talaga, eh, no? Alam mo, meron lang akong gustong sabihin sa'yo. Ayoko makipagtalo. Ano ba yun? Yung daddy mo, nakakalabas na siya. Pabalitaan na lang kita ulit kung kailan talaga. Okay? Sige na, gagawin pa ako. Pwisit. Hello, Evelyn. Kailangan ako ulit sa'yo, eh. Isang pasabog lang naman para sa anniversary ng hotel. Eto. Kahit ihalo mo sa inumin, walang lasa. Pero kahit konting patak lang yan, tsak, overdose ang aabutin nila. Oh, sige, okay na to. Gusto mo, samahan pa kita. Ano? Ako lang yung imbitado, tapos magsasama pa ako ng iba, edi lahat sila kapalin sa akin. Isa pa? Ano? Eto. Eh, para saan yan? Eh, gusto mo rin ang mamalaks mapasabog, eh. Pagbihira naman pa si Evelyn, ipasok mo nga yan. Sige na nga, son. Alis na kayo. Ay, naku. Sige na, sige na. Jesus Maria Jose. Pasensya ka na, Idol, ha? Wala pa kasi yung alam siya ngayon, eh. Tsaka di kami masyado nakapag-usap ni Diana. Mukhang busy kay Ambo. Magkasama sila ni Ambo? Nako! Madalas. O, sino tatawagan mo? Diana? Gusto ko na malaman kung ano nangyari sa kanya. Idol, sigurado ka ba sa gagawin mo? Eh, baka hindi rin maging maganda usapan ninyo, eh. Hello? Hello? Hello?
Ba't wala sumasagot? Meron. Meron? O, ba't di ka nagsalita? Naku, magtataka si Diana niyan. Parang hindi ko pa kaya. Hindi ko kasi alam kung ano yung mararamdaman ko. Wow! It's complicated. Marlon, kapag kinausap ko si Diana, baka siya'y ma-disappoint. O baka naman ako'y ma-disappoint. Basta hindi ko ma-explain. Sige, Idol. Basta, pag-isipan mo na mabuti yan. Ako, babatsi na rin ako kasi baka hinahanap na ang nanay ko eh. Sige. Marlon, kapag may nalaman ka tungkol kay Diana, pakisabi naman sa akin. Saddam! Akong bahala sa Idol. Ha? Ay, nako. Pabago-bago ng isip. Isa pa rin naman ang puso. Pag-ibig nga naman. Tingnan ko lang kung hindi pa kayong malagutan ng hininga dito, ha? Di bale, wala kayong mararamdaman. Basta na lang kayo tutumba. No. Estrella. Gamot ba yan? May sakit ka ba? Pwede ba makita? Ano bang gamot yan? Ahahay! Naku, sir! Hindi ho ninyo alam ito. Sabi ho ng pamangking ko, gamot daw sa limot. Mga herbal-herbal. Baka napapansin niya na medyo nagiging makalimutin ka na. Ay, ewan ko nga ako dun sa batang yon. Ano akala niya sa akin, makakalimutin? Ulyanin? Ay, hindi! Ay, yun nga akong merong malaking utang sa akin. Ay, natatandaan ko. Hindi ko nakakalimutan. Balang araw, sisingilin ko din sila. Ano bang kailangan ninyo, sir? Benji, andito ka pala. Hinahanap ko si AJ kasi pinapauna na ni Aizen itong mga certificates para ma-ready dun sa party. Anong ginagawa mo dito? May kailangan ka ba kay Estrella? Naubusan kasi ako ng gamot. Medyo nananakit yung katawan ko eh. Gusto ko sanang tanungin si Estrella kung meron silang naitabi. Pasensya ka na kung hindi ka naasikaso ni Rina, ha? Busy lang talaga. Nagkausap na kami. At gusto ko nga pumunta doon kaya lang parang hindi talaga kaya ng katawan ko eh. Mabuti pa siguro, dito muna ako. Itatawag ko nilang kay Rina na hindi ako makakapunta doon. Alagaan kita. Rina, Venus, kailangan mong pumunta doon. Okay? Kaya ko dito. Panambahala. Ang importante, maging maayos ang lahat sa anniversary ng hotel. Inaasahan ka ng pinsan mo. Sige na. Okay, sige. Pero ako na muna magbabantay sa'yo bago ko umalis. Ha? Estrella, oo, dala mo kami ang tubig sa kwarto, ha? Iinom ng gamot ang sermo. Sige, ha? Halika na. Sige. Hello, Ambo? Diana, kumusta ka na? Kapon pa ako nag-aalala sa'yo, eh. Bigla mo na lang kasi kami iniwan. Sorry kasi biglang nagkaroon ng problema sa pamilya eh. Pero okay na, kaya na namin to. Sigurado ka bang wala kang maitutulong? Okay lang, pero salamat sa tawag mo ha. Okay, sige. Sige. Hello, Daddy? Hindi ka na ba makakapunta? Masakit kasi yung katawan ko eh.
sumasakit yung binti ko. Eh, paano yan? Wala kayo dito? Kayo na lang. Ayoko rin kasi na ako pa yung iniintindi nyo dyan. Eh, sa dami ng bisita nyo, eh, dapat eh, hindi nyo na ako inaalala, hindi ba? Tsaka, huwag kang mag-alala. Kasama ko naman si Aling Estrella dito eh. Eh, imbitado rin ho siya dito eh. Mag-isa lang kayo dyan. Okay lang ako, anak. Eh, gusto ko rin naman magpahinga na maaga. Oo, sige po. O, sige, mag-iingat kayo, ha? I love you po, bye-bye. Parang hindi naman nakatulong sa akin yung plano mo. You gave Ambo a makeover. Nagselos tuloy si Bradley. That's the point. Gusto kong makita si Bradley na wala na siyang laban kay Diana. Isn't that good? Parang hindi naman. Mas naging concerned pa nga si Bradley kay Diana eh. At ako naman, nandun parang wallflower. Eh, hindi mo naman kasi nakita yung bigger picture. Huwag ka mag-alala, babalik din sa'yo yung pabor. Makakaganti ka rin kay Diana. Paano ka naman nakakasiguro? 100%. Dahil kapag nalaman na ni Diana na pinasasakay lang siya ng taong nagiging malapit sa kanya ngayon, guguho ang mundo niya. She will be left with nothing. I can't wait for that to happen. Yes, just be patient dahil hindi pa ngayon ang oras para i-reveal ang big scheme natin. May tamang oras para dyan. Thank you, Tita Elizabeth. We miss you so much. Oo. We love you. Sige, mag-iingat ka dyan, ha, Tita? Alright. Bye-bye. Insan? Oh. Mukhang okay na ang lahat. Ay, pag dumating na yung mga guests, pwede na natin iserve ang food. Naku, mabuti naman kung ganun. Mommy, andito na rin po yung ibang employees natin. May mga press na rin pong dumating. May kailangan pa po ba kayo? Wala na, anak. Sana lang talaga maging successful itong event natin. Kasi gusto ko mag-enjoy talaga yung mga empleyado natin dahil para naman sa kanila ito. Si Estrella nga pala, nakita nyo? Eh, hindi pa po eh. Baka nasa bahay pa. Sige, tawagan ko na lang siya mamaya. Kamustahin ko na rin ang daddy mo, ha? Sandali lang. Ang sarap mo. Ah, talaga? O, Rina, masyado ka naman nag-aalala sa akin. Okay lang ako dito. Ang importante, mag-enjoy kayo dyan. O si Aling Estrella siguro naghahanda na para pumunta dyan. Sasabihin ko magmadali na siya, ha? Mag-enjoy kayo. Estrella? Aling Estrella? 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 Ano, Mr. Langpa? Ready ka na ba sa shot mo?
Nakita niyo ba ang Sir Benji niyo? Hindi naman lumalabas si Sir Benji, ma'am. Pwedeng pakitignan niyo siya mamaya. Tapos kung may problema, pakitawagan lang ako agad, ha? Garth! Hayop ka talaga, Benji! Garth! Ay! Marlon, ba't may usok?